morning guys. Ngayon i-share ko lang sa inyo yung nabasa ko na ano na parang kulum ng WHO or isa sa mga doktor sa WHO regarding sa coronavirus. Hopefully makakatulong to at hopefully legit to na ano na information, which is kung sakali mas maganda na ring sundin natin at saka i-apply natin sa pang-araw-araw nating ginagawa sa buhay. Kasi kung napansin nyo sa buong daigdig ngayon, yun na lang ang problem, yun ang naging problema, ang sobrang bilis ng pagkalat ng virus na to. Kasi hindi natin to nakikita eh, saka hindi natin alam kung sinong may dala nito, saka sobrang hirap i-identify yung ano, yung bagay, tao o sino mang nagdala nito. Kasi gaya nga, hindi nga natin nakikita, kaya sobrang nahihirapan yung mga frontliner or yung mga leaders natin sa buong bansa or sa buong daigdig, yung mga leader ng bawat bansa na i-identify to. Yung pagkakasabi niya dito, ang virus daw ay hindi living organism. Isa lang tong parang protein na molecules, mahirap siyang patayin, but mamatay lang siya sa sarili niya. So isa daw dyan yung temperature yung nagpapatay sa kanya. Pwede daw yung 28 degree, mamatay na daw siya pataas. Tapos yung virus na daw to ay sobrang fragile, yung parang delicate. Tapos isa sa mga pinakamabisang paraan daw na pwede nating patayin yung virus or ma-melt siya sa pamamagitan daw ng sabon or detergent na mga product. Kasi maano daw to sa yung fats niya, ma-melt daw to sa ano, sa mga detergent products. So kailangan nating hugasan natin yung kamay within 20 seconds. Medyo matagal siya ng konti, pero mas maigi na talaga. Minimum 20 seconds yung paghuhugas ng kamay natin. Tapos sa init daw na ano, above yung pagkasabi nila dito, 25 degree pataas daw, pwede na daw. Pero mas maganda 28 degree, kasi yung ibang mga doktor yun yung sinasabi nila, 28 degree pataas na mainit na tubig na mamatay daw siya. Tapos nakakatulong daw din yung alcohol content na 65% pataas. So karamihan naman ng mga alcohol product natin nasa mga 70%. So mas maganda 65% pataas. So isa pa dito ang sinasabi na ang virus daw ay nabubuhay sa mga fabric or porous within 3 hours, tapos 4 hours din sa mga copper, kasi natural antiseptic, at saka sa mga kahoy, kasi nagre-remove sa to ng moisture or does not let it feel off.
Tapos sa mga cardboard daw, ito importante ito kasi nag-order tayo ng mga ano no, mga products o mga pagkain na nakalagay sa cardboard. Kala 24 hours nabubuhay siya. Tapos mas matagal siyang nabubuhay sa metal, 42 hours. Tapos sa mga plastic, pinakamatagal, 72 hours ang nakalagay. So, ang sabi dito, kung sa bahay daw may mga feeder duster tayo, yung dinaduster, maigi nating huwag nating gamitin yun kasi lumilipad lang daw yung mga virus. Mas maigi na daw gamitin yung ano, yung cloth na may disinfectants. Huwag daw gamitin yung ano, yung mga feeder duster kasi lalo siyang masabay sa hangin. Kaya iwasan natin yun. Tapos dito ang sinasabi din, ang virus ay pwedeng palutang-lutang sa hangin within up to 3 hours. Kaya ang hirap kasi 3 hours. Isipin mo 3 hours, marami ka nang nangyayari dyan sa, ano, sa bahay mo. Tapos kung virus nagpalutang-lutang sa hangin 3 hours. Kaya siguro yung ano, yung mga doktor at mga nurse na hawa sa ano, na hawa sa loob ng room ng hospital. Kasi kung totoo itong sinasabi nila na 3 hours palutang-lutang sa hangin, may posibilidad. Ang sinasabi daw kasi yung iba gumagamit daw ng vinegar, pero ang sinasabi dito hindi daw effective yung ano, yung vinegar. So ang iba naman gumagamit ng mga vodka tsaka yung mga drinks na mga alcoholic drinks. So hindi siya effective pag hindi sa 65% pa above. Ang Listerine daw na kaano din pag 65% alcohol content yung mouthwash. So ang virus daw hindi siya makakapasok sa mga skin na healthy. So kung healthy yung skin mo, hindi makakapasok siya. So yun lang siguro yung may mga open wounds na ano, na skin. So ang payo dito, ugaliin daw maghugas ng kamay, tapos bawas-bawasan o iwasan yung paghawak ng mga parte ng yung mukha kasi siyempre open yan, mata, nose at saka bibig. Tapos ugaliin i-sanitize yung mga remote control, yung relo, computer, disc, TV, etc. or mga ano, yung mga surfaces, mga table, dapat daw i-sanitize natin yan. Tapos, at ito pa guys, nakakatulong din. Kung pwede daw, maiksi daw yung kuko natin kasi dyan daw madalas pumapasok yung virus. Kasi pag mahaba daw yung kuko natin, dyan nagtatago. So posibleng kahit anong hugas mo, nandyan pa rin yung virus. Kaya pinapayo dito na kung pwede, maghugas ng kamay. So yun lang yung nandito guys. So importante talaga kung mayroon man tayong mga delivery ito, kung may mga delivery naman tayo ng mga pagkain or anumang delivery sa bahay,
isipin nyo ha, mga cardboard, 24 hours magstay yung virus niyan. So, ibilad nyo na lang. Kung hindi naman parisable, kung parisable, tanggalin nyo yung boxes, tanggalin yung plastic, tapos ilipat sa ano. Medyo mahirap kasi isipin mo, mayroon din sa pagkain kung mayroong humahawak doon sa halimbawa gulay o mga vegetable or fruits sa market, tapos may humahawak doon, paano mo naman siya? Ano? Siguro hugasan, pwede hugasan. Yung sa mga hotels naman kasi, nung nagtatrabaho ko na sa hotels dati, mayroong mga ano eh, may mga chlorine na advisable talaga na pwede ilagay sa ano, sa pagkain. Pero sa mga mahirap na household, siguro hindi na natin ma-apply yun. Siguro ang ma-apply lang siguro natin dun, kung mayroong delivery, mabawas-bawasan natin, tanggalin yung plastic, tanggalin yung mga boxes, or kung hindi man pagkain, ibilad na lang yung ano, yung mga boxes, no? Tapos yun nga, yung metal 42 hours yan, ulitin ko, tapos yung mga plastic 72 hours mabubuhay. Kaya tapos yung sa hangin naman, mabubuhay yung virus up to 3 hours, palutang-lutang siya. So, sobrang hirap nito. Kaya sana guys, i-apply nyo to sa araw-araw yung pamumuhay. Kung may delivery kayo, ibibilad nyo muna. Gaya ko, mayroon pa akong tubig doon. Since ang cardboard dito nakalagay 24 hours. So, siguro lagpas na yun kasi dalawang araw na yun nabilad, or tatlo na siguro. Bubuksan ko yun na ngayon yun. Tapos, ipasok ko na yung tubig. Kasi yung tubig na delivery, nakalagay sa cardboard. So, papakita ko sa inyo mamaya. So, ito pa yung information na nabasa ko. Sana makakatulong sa inyo. So, tutok lang kayo kung may mga information tayo na. So, sa mga Bisaya, ang pagkasulti dere, kung wala kasabot sa Tagalog, ang mga cardboard, ibig sabihin, ang bot pasabot katong mga karton. Ang karton, mabuhi ang virus niya hantod sa 24 oras. Sunod, kung metal naman, mabuhi sa mga metal. Siguro apil na din yung mga stainless, metal or bronze siguro. Kasi general na to eh. Kung mga metal, halos parehas lang ng mga ano na yan eh. So, 42 oras. Tapos sa plastic din naman, mabuhi siya hantod 72 ka oras. So, mauna, isipin nyo na mauna ang kuan. Tapos sa hangin, kung close, kung sarado siya, halimbawa kwarto, hantod na siya kuan, tulo ka oras maglutaw-lutaw kuno ang virus. So, grabihan. Kung naa kay usa ka kauban nga kuan, sud mo sa kwarto ra matakda na ka kay tulo ka oras daghan na may tabo na. So mao na guys ang naderi sa kuan. Naot nga makatabang sa inyo sa mga Bisaya. Mao nang nakasuwat diri sa messages. So ang kinaimportantehan lang jud, maghugas tag kamot sa 20 seconds above, pataas 20 seconds above kung pwede, maghugas kayo. Halimbawa ako kasi kusinero train ako dyan eh. Kung maghugas kayo, hindi lang paghugas na ganyan, pati yung kuko, pati yung likod, tapos usa-usahon ninyo, isa-isahin nyo to yan, isa-isahin nyo, tapos yung gitna, tapos kabilaan nat, tapos itong pad na to, minsan na hindi yan maano, igaganon-ganon nyo, yan o, ganyan. Ganon yung paghugas, so, hugas, ganon. Nga na ang paghugas sa kamot. So, 20 seconds yan, pataas, mas maigi pataas. Sa gamitin nyo yung mga detergent bar, pwede yan. So, maor to guys, salamat sa panood sa channel ko. Sana makatulong to sa inyo. Not makatabang sa ibang mga Bisaya dyan na ang vlog ko. Masabtan ninyo. Tigang salamat, Kuya Dong. So buksan natin ngayon yung tubig guys. Nasa box.
yung sabi ko na nasa karton. Kasi madalang mahigit dalawang araw na itong nakibilad eh, nasa labas. Pasok natin yung tubig. Yan siya o. Yan. Ganito pala siya. Paisa. Yan siya guys, yung tubig. Naingay ng garbage truck. Yan. Yan, binubuksan ko na. Kasi ito, itatapon ko na ito. Ito na yung basura, yung gloves. Yun. Yun yung garbage truck o, ganyan yung garbage truck dito. Isa lang tao. Yung driver lang. Tapos, machine na yung magubuhat. Ng garbage truck, automatic ba machine? Yan, sanitizer yan.